Galit at pagkadismaya ang naramdaman ng Australian boxer na si Nidal Hussain hinggil sa revelasyon ng former boxing referee na si Carlos Padilla. Kumakailan lamang ay mainit na pinag-usapan ang pag-amin ni Padilla sa di umano'y pandaraya na ginawa niya sa laban noon ni Hussain at Filipino boxing champ na si Manny Pacquiao kung saan siya ang referee. At ayon nga sa pag-amin ni Padilla, tinulungan niya si Pacquiao upang matalo ang kalaban nitong si Nidal Hussain sa boxing match niya noon sa Antipolo City. Ito'y taong 2000 upang makarating ang Pinoy boxer sa World Boxing Championship. At sa pagkakataon ding iyon, nanalo nga ang ating pambansang kamao laban sa Australian boxer via technical knockout na pumabor nga kay Manny Pacquiao. Aniya na naig daw ang pagka-Pilipino niya noong mga sandaling iyon, kaya naman pinatagal niya ang countdown nang mapabagsak ni Hussain si pamansang kamao Manny Pacquiao. Ito'y sa kikapat na round ng kanilang laban. Hindi daw siya nagalinlangan na tulungan ng ating pambansang kamao. Sa mga panahong ding iyon ay hindi niya raw naisip na kung ano ang mangyari pagkatapos ng laban. Basta para sa kanya, Pilipino ang dapat na manalo sa laban na iyon. At kalaunan nga ay nanalo si Pacquiao. Ito'y sa pamamagitan ng TKO or technical knockout. Agad namang nakarating sa Australian boxer ang controversial na payag na ito ni Padilla. At agad din siya naglabas ng sama ng loob laban dito. At ayon sa kanya, ito'y hindi dapat palalagpasin at mapanagot kung sino may mali. At talaga namang ang kanyang tinutukoy ay ang veteranong referee na si Carlos Padilla. At sa panayam sa Australian boxer ng CNN Philippine Sports Desk noong December 1, 2022, hindi siya makapaniwala sa nagawa ni Padilla na tinawag din niyang kriminal. Mangiyak-ngiyak ng ilalabas ang kanyang sama ng loob. Ito'y sa naturang referee dahil sa mga ginawa nitong panluloko hindi lamang sa mga Pilipino kundi pati na rin sa lahat ng bumubuo ng Boxing Association sa buong mundo. Sa nasabing interview, puno ng galit at sama ng loob ang mga binitawang salita na iyon ng Australian boxer. Ang kanyang naging saad sa naturang interview, Carlos Padilla is nothing more than a criminal. That's what he is. He did a criminal act. He violated and manipulated the rules of boxing. He should be accountable for what he did. Take him out of the Hall of Fame. Nilinaw din ni Hussain na wala siyang galit kay Pacquiao dahil parehas lang siyang biktima ng umano'y anomalya ni Padilla. Dapat daw panagutin ang totoong may sala dito at pagpaliwanagin ang World Boxing Council or WBC. Hindi raw dapat palagpasin ng World Boxing Community ang mga kalokohang ginawa na ito ng naturang veteranong referee. Ang naging saad niya, the WBC should be held accountable for the picks they put on that night. I have nothing against Manny Pacquiao. I'm a big fan of Manny. I think he's done amazing for the sport. I'm not claiming that I'm the winner, that I want the decision to be reversed. Manny is a victim in this as well. All I want is for the referees and judges to be held accountable for what they do. If you lose fair and square, you can live with it and move on. But when there's cheating and corruption involved, it's hard pill to swallow. Nauna nang iginiit na Pacquiao na hindi siya ang nandaya sa laban nila noon ni Hussain dahil wala naman daw siyang kinalaman sa kung ano ang gusto ni Padilla sa naturang laban na iyon kontra sa Australian boxer. Para sa dating senador, hindi na niya kasalanan kung sa kanya pumabor ang referee. Ang naging payag ni Pacquiao, hindi mandaya, pinaboran lang tayo, pabor lang siguro, syempre home court. As a boxer, ginawa ko lang naman yung tama. Ako naman, boxer lang ako. Ginagawa ko lang yung trabaho ko sa taas ng ring. That's his problem, not mine. Natapos nga ang nasabing interview noon ng CNN Philippines kay Hussain na walang pag-alinlangan na isisi ang lahat na nangyari sa naturang referee at alam niya na naintindihan ito ng mga nakararaming Pilipino. At sa ngayon ay wala pang reaksyon ang WBC at si Padilla sa mga binitawang salaysay niya na Hussain at Pacquiao.